Pangit ko, ba't ganito? What's up everybody? My name is Rose and welcome back to my YouTube channel! So, ayun. Ang pangit natin! Diyos ko! Anong mukha to? Pero, for today's video, I'm gonna be showing you guys my updated makeup routine. Ayan. Makeup na naman. Oo, kasi, ewan ko, nag-enjoy ako mag-makeup this past few weeks. And, as you all know, nag-i-invest na ako sa mga makeup. So, I'm really happy na nabibili ko na lahat ng mga gusto ko. Pero syempre, hindi pa rin nawawala yung guidance ng tatay ko. Kasi kapag sumobra tayo sa gastos, magsisisi din ako sa huli. Pero ayun, yung updated makeup routine ko kasi ngayon, ewan ko, parang base lang yata yung na-update. Depende. Oo. Depende sa products na gagamitin ko for today's video. Kasi andito na lahat. Hindi ito pa yung lahat ah. Like, andito na yung pang base ko, yung pang, what do you call that? Pang contour, pang blush, tapos my, tawag dito? My beauty blenders, my brushes, tapos yung gagamitin nating palettes. Ayan, yun lang. Oo, kaya, ano pong inaantay natin? Tara na at mag-makeup na tayo. Ginagawa ko talaga yung feeling ko nasa isa akong tourist, ano. Parang magtutour ka. Ewan? So, first things first, tatanggalin muna natin yung ating eyeglasses. Ayan. Okay na. Tapos, maglalagay tayo ng sangkatutak na clips para pag nag-makeup tayo, edi hindi sagabal ang ating hair lalo sa ating fuzz lock. Ayan. Tcharan! Lalong bumilid yung mukha ko. Pero ayun, ang init be. Naka-aircon na ako, naka-electric pan na ako, pinagpapawisan pa rin ako. Pero, ayun, start na tayo muna sa face mist. Of course, my favorite, the Squad Cosmetics Melon Mist. Kakabili ko lang nito noong nakaraan. Tapos tignan nyo naman na, kunti na lang. Kunti, hindi. Kaya kasi sa akin, kunti na yan. Kasi madami akong gumamit. And, wala. Masaya siya gamitin. Ang bango pa. Gamit. So, mag-spray lang tayo. Dami. Ayan, ganyan ako mag-spray. Ewan ko. Ang sarap sa ano eh. Ang sarap sa mukha. Oo. Habang pinapatuyo natin yan, magkikilay na muna tayo. Okay, so, I'm using a brow soap na this past few weeks. Ito na yung isa sa mga updated routines ko when it comes to eyebrows. Actually, hindi pa ako talaga masyado nag-i-invest sa eyebrows. So, pero ang gagamitin talaga natin for today's video ay ang On Fleek Sleek Brow in the shade Clear. Ayan siya. Ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero gamit na gamit siya sa akin. And then, kukunin natin yung spoolie. Nagamit na gamit din. Oo, tapos... Excuse me, ah. Tapos, ang pinag-spray ko lang ay water. So, nandito siya, yung water. Tapos, spray. Dalawang spray lang. And then, ganun. Kuha ka lang ng product. Tapos, we're good to go. Ang una kong ginagawa pagdating sa eyebrows, ginugulo ko muna siya. Like, nilalagyan ko siya ng product sa mismo mga inner parts para mas ma-spread yung product. And then, tsaka natin siya isi-shape. Ayan. Uneven kamo kasi yung eyebrows ko. Like, hindi pantay yung kapal. Mas makapal dito kaysa rito. Pero, hopefully, maayos natin. At makisama ang ating kilay sa vlog na to. Oo. Kasi sometimes nagsistruggle talaga ako sa pagkikilay. Ewan ko ba? Hirap-hirap, be. Ayan, nilalagyan lang natin siya ng konting shape.
Be, ayan oh, tignan nyo oh. Hindi na naman siya nakikisama, parang ayun. Ayan, okay na yan. Oo. Huwag na natin galawin masyado kasi pag ginalaw pa natin yan, lalo tayo hindi masasatisfy sa outcome ng ating kilay. Pero ayun, next natin is kukunin natin itong matagal ko ng palette. Tignan nyo naman. Wala na to, tapos wala na rin masyado to. Ito rin. Pero ito kasi yung ginagamit kong pangkilay talaga. Like, last hanggang, you know, last year pa. Tapos kukunin lang natin itong black shade na to. With this kind of brush, it's an angled brush na pangkilay. Tapos, mag-fill in lang tayo. Sana hindi maging makapal. Okay. Alam niyo ba, hindi talaga ako marunong magkilay dati. Pero, sabi nga, trust the process. At saka, natututo rin naman tayo as time goes by kapag ilang beses tayo nagpa-practice. Pero ayun, dati sobrang hate ko talaga magkilay. Dati nagpe-presenta yung tatay ko na kilayan ako. Pero, natuto na tayo. Tapos ko ano-anong hacks yung nakikita ko sa TikTok, sa YouTube. Meron pa nga yung parang tweezers. Yung ititrace mo pa ganun, tapos i-fill in mo. Nagawa ko na rin yun. Pero kasi, nagiging makapal siya sa akin. Anyway, mas prefer ko talagang eyeshadow as my kilay. As my, you know, product talaga sa kilay. Kasi pag gumagamit ako ng pomade, nakakapalan ko. Ang hirap niyang i-blend. Ang hirap niyang kontrolin. Oo, hindi ako magaling. Tsaka ayoko masyado sa on-flick na kilay kasi feeling ko hindi naman talaga siya bagay sa akin. So, eto na yung kilay natin. Hindi na natin gagalawin yan. Hindi na natin aayusin later. Hanggang mag-end ng video, ganito na yung kilay ko. Okay? Pag hindi man pantay, okay lang. Lagi ko talaga sasabihin to hanggang sa makuha natin lahat na eyebrows are sisters and not twins. Kahit may original kong kilay, hindi siya twins, babe. Pero ayun, next natin gagawin ay ang primer. Since nato yun na yung ating face mist sa ating face, magpo-prime na tayo ito. Ang gagamitin nating primer ay yung No Shine Mattifier from Quick FX. Alam nyo ba, ang lakas ko ng mag-primer. Dati kasi tinitipid ko to. Pero wala, importante na mag-primer talaga eh. So ayan, at dahil na-prime na natin ang face natin, ready na tayo for our base. Inuuna ko muna yung base before my eyeshadow. Ewan ko rin eh, hindi ko rin alam. So ito yung isa sa mga bagong products na ginagamit ko. It's a Dermatint. It's a Dermatint Tinted Sunscreen from Celesco. Actually, masyado pa akong kinakabahan talaga nung una. Nagamitin to, but nag-work siya sa akin. Hiyang siya sa akin. And you know naman na sensitive yung skin ko. And sometimes, I'm really scared to try new products. But hindi natin talaga malalaman kung nag-work sa atin kung hindi natin itatry. Ayun. Pero syempre, nag-patch testing muna ako rito. And then, when I found out na okay naman siya, nag-try na ako maglagay sa mukha. So, ayun. This is one of my favorite makeup products that I have right now. Kasi mabango, lightweight, and mura pa. I'm in the shade neutral. Ayan. Nagulat din ako kasi okay pala yung shade na nakuha ko. Ayan na yung product. Ganyan yung consistency niya. Hindi siya runny. Pero mararamdaman mo kasi na lightweight. Oo. Marami na yung nilagay ko just in case that I want to add something on my face. Kaya, it's good to go na. Instead of using a beauty blender, I'm using a brush, my foundation brush. Pero, ang sabi kasi dito sa instruction, parang mas maganda daw i-blend using the fingers or beauty blender. But, I really want to apply it using my foundation brush. Kasi kapag beauty blender yung ginagamit ko, na napupunta yung product sa
beauty blender, parang walang masyadong naiiwan sa mukha. So, I'm really using a brush. And then, ayan na, naglagay na tayo ng ganito. Kinakalat ko muna. Don't forget the neck! Dati akala ko okay lang hindi lagyan yung neck, pero syempre, natututo na tayo. Ayan, mag-blend na tayo. Mixture lang yung pagbe-blend ko, like dinadap, parang tinatap-tap ko lang minsan. Minsan naman, iswipe-iswipe ko. Ang hirap talagang magsalita. Kung mag-a-appear man na sobrang puti, okay lang yan. Trust the process. Okay? Don't forget our ears. Kasi kailangan din natin ma-blend siyaan. The neck. And our... Ano ba ito? May nakatakas na... May nakatakas, be. Don't forget our forehead. Ayan na siya. Diba? Okay naman eh. Tinitingnan ko sa sarili ko sa salamin. And okay siya. Ayan. Okay yung coverage niya. It's lightweight. Para sa akin kasi, parang hindi ko naman masyadong ramdam yung base na to. Hindi naman siya malagkit sa mukha ko. But if you want to try this product or this base, much better mag-patch testing muna kayo kasi what works for me may not work for you and vice versa. Okay? Hindi ako magka-concealer, okay? Hindi na ako masyadong nagka-concealer kasi ewan ko, nabibigatan yung under eyes ko. Pero okay na kasi sa akin yung coverage ng skin tint. Yung derma tint na to. Kaya hindi na talaga ako... Kahit yung spot concealing, hindi na rin. Okay na ako rito. Siguro nagko-concealer lang ako kapag super makasalanan yung mukha ko. Pag feeling ko like sobrang laki na eye bags ko or di kaya under stress talaga ako. Doon lang ako nagko-concealer tapos kailangan ko mag-film. Okay, next! Magko-contour na tayo. Ayan, I have two contour shades. One is, alam nyo na to, the Squad Cosmetics. And the shade Bake, yung multi-purpose mousse nila. And then yung bago nilang product, which is yung serum blush in the shade Truffle. Sa lahat kasi ng serum blushes nila, specifically sa contour shades, yung Truffle yung mismo talaga nag-work sa akin. And then, eto naman, ewan ko, nagagandahan talaga ako dito sa Squad Cosmetics multi-purpose mousse nila na in the shade Bake na pang contour talaga. Hati ang aking feeling sa pagko-contour. Kung dalawa na lang kaya. Yung madalas na lang natin gamitin. Okay, so ito yung gagamitin natin in the shade Bake. Ang bango talaga nito. Oh, hello! Nalugyan! Okay lang madamihan kasi may gagawin tayo dyan. Tapos, don't forget the nose. Ay, sa pagbe-blend naman, instead of using the beauty blender, I'm using my foundation brush again. Ewan ko, gandang-ganda talaga ako rito sa brush na to. I'm planning to buy another one para hindi talaga nagmimix yung products sa ating foundation brush. Pero, lagi ko naman itong kini-clean. So, ayos lang. Kasi itong foundation brush na to, it's an angled brush. Kasama nito yung... Wait lang. Kasama nito yung pang-concealer na brush na ginagamit ko na rin for my nose contouring. Kaya, I'm planning to buy another set of this para, you know, hindi talaga siya nag-mimix. Paulit-ulit tayo, mag-blend na tayo, be. Ayan. Pag nagbe-blend ako, pa-upwards. Tapos, dinidikit ko rito sa aking, what do you call this? Hairline. And
Tapos, don't forget the panga. Ang conyos ba naman yan? So, ayan, magbe-blend na tayo ng nose. Diba, sabi ko, ginagamit ko to for nose contouring. Ito muna, yung foundation brush, para mawala yung pagka-harsh ng ating contour. So, kunin lang natin to. And then, blend, blend. From the insides then. Wow! Tapos na ang ating pagkocontour ng mukha. Sculpted na siya. Okay, next. Before tayo mag-powder, maglalagay muna ako ng cream blush. Ang ginagamit ko this past few days, itong Get Ready With Me in the shade Cheesecake. Ayan. Ito yung itsura niya. Tapos dito lang. Ay! Look! Pumutok! Tapos, ang pinambe-blend ko, hindi beauty blender. Ito, synthetic brush siya na pang blush talaga. Ewan ko. Nasanay na ako rito eh. Tapos, lagay na rin tayo sa nose. So, I have here two powders. One is the Invisible Setting Powder from Detail Cosmetics and the second one is from the Focal Your Face in the shade number 2. It's a loose powder then. So, ayan. Ito, pang bake ko to. Ito naman, pang... Wala, pang powder ko lang. Pero gagamitin muna natin si Invisible Setting Powder. Maglalagay tayo ng panga. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakita ko yung hack sa mismo Twitter. Eh, sa Twitter, sa TikTok. So, kuha lang tayo ng isang malinis na beauty blender na pang set. Tapos, dip lang natin sa ganyan. And then, ganyan. Sana mag-work din dito. Ano? Kasi nag-work siya o ano, pag nag-film ako. Nilalagyan ko ng powder dito. Dun sa nilagyan ko, diba nilagyan ko to ng contour. And then, lalagyan ko rin dito ng powder. Loh, naparamit eh. So, ayan, mag-wait lang tayo ng ilang, you know, minutes. Tapos, gawin muna natin tong ating eyeshadow. Alam nyo, kinakabahan ako kasi may gusto ko gawin. Pero, wala lang. Gusto ko pa rin gawin. Ang gagamitin nating palette, itong from Romand. It's the Better Than Palette in the shade Mahogany Garden. Napakaganda nito. Diba? If you guys all know, they sent me a bunch of products. Tapos, wala. Sobrang saya ko. Kaya yan na, magbe-blend-blend na tayo kinema root. Kuha lang tayo ng isang brush. Kunin natin to. And then, dito agad tayo sa shade na to. Actually, sabi ko, gusto ko yung gamitin yung pink na palette. Pero kasi, dun tayo sa masanay. Okay? Yung madalas kong ginagamit talaga na product. Which is, eto nga. Tapos, mas... parang masasayahan ako kapag puro nude lang talaga yung colors. Or naglalaro talaga siya sa brown. Alam niyo ba, ang problema ko lang dito, masyado siyang powdery. Pero, wala. Ang ganda ng ano nyo. Kahit masyadong powdery, kahit tinaktak mo na siya, nandun yung pigment. Oh, beauty vlogger ka na talaga. Mong dulo. So, kunin natin yung second darker shade, tapos lagay natin dito. Tapos, ibaba na rin natin sa ating under eye. Gamit yung same brush, dito na tayo sa darkest shade. Parang brown black na yata to. Oo.
Dito lang. Lagay lang natin siya here. Para magkaroon siya ng ombre effect. Ganyan-ganyan lang. Tap-tap ka lang. Tapos, okay na. So, ito na ang ating final look sa ating eyeshadow. If nagtataka kayo bakit walang walang shimmers, it's because naglalagay na lang ako ng shimmer kapag kailangan mo ko. Oo. Kasi, ewan ko, nahihirapan talaga ako sa shimmers. Nahihirapan ako mag-blend. Especially yung gantong shimmer, yung ganyan. Ang hirap, be. Oo. Wag na. Sobrang palaban pala ng ating eyeshadow for today's vlog. Pero ayun, next na natin is isa-swipe off na natin ng ating powder. Para makapaglagay na tayo at makapag-set na tayo ng blush and ng ating contour. Okay, so next, kunin natin ang ating concealer. Pero hindi natin ilalagay sa ating under eye. Ilalagay natin to sa ating nose dito, sa part na to. Pero syempre, magmukhang matangos talaga. Ayan, tapos mamaya na natin siya ipa-blend. Powder na tayo, gagamitin natin tong Focal Lure Paste. Tapos may puff siya. Ayan, ganyan ka lang. Lakas. Ayan na, nagamit na natin ang ating powder. It's time to blend this nose concealer. Pak ganern. Pak ganern. Okay, next. Hala, ayan, may nakalimutan tayo. Maglalagay na tayo ng eyeliner and ng mascara. For our eyeliner, gagamit tayo ng isang eyebrow pomade from Focal Lure in the shade Ebony 05. Diba? Ang ginagamit ko ay pang eyebrow. Baliktad, diba? Parang A1. Pero ayun, ito yung mas dalas kong ginagamit for our eyeliner kapag wala lang. Bet ko lang. Dip-dip lang. Dip-dip. I-dip mo lang yung brush mo using the angled brush. Tapos, maglalagay na tayo. Okay, so tapos na tayo mag-eyeliner. Nakakangalay, be. Ayun, magmamaskara na tayo. Siyempre, kailangan muna nating mag-curl ng eyelash kasi kailangan niya sa buhay. Maglalagay na tayo ng mascara. It's from Pink Flash. Wala siyang nakalagay na ano. Pero ganito yung itsura ng brush niya. I've been using this for a long time na talaga and sobrang nagagandahan ako dito. Ito na naman tayo. Ayan, okay na yan. Hindi ko nalalagyan yun sa baba kasi bakit ko pa kailangan pahirapan sarili ko? Hindi naman talaga ako masyado naglalagay dyan. Pero next, since tapos na ang ating eye makeup, kilay, base, mag-lipstick na tayo. So, I have two shades from Romand. Ito yung madalas ko nang ginagamit sa aking girl characters, sa mga POVs ko, is a Blur Fudge Tint. Tapos, yung isa is in the shade, wait lang. Ito, in the shade Mauvish, and ito naman is Pomeloco. So, this is the Pomeloco. Sobrang ganda nito, be. Lalo na kapag na-blend siya. Velvety yung finish niya. And then, this is the Mauvish. Ayan. Churn. So, hindi ko alam kung ano gagamitin natin. Ganda ba ito? Ito. Ito na lang. Ito na nga po ang aking final look. Ito na rin yung updated makeup routine ko. Diba? Wala namang masyadong pinagbago. Sa ano lang, sa base lang at saka sa eyebrows. Pero ayun, nagbago ako ng lip shade kasi dark yung
eyeshadow natin, matapang, ganun. So, sabi ko, I'll go for the matapang din na lip shade, which is, this is also from Romand. The darkest from the Blur Fudge Tint shades na meron ako. And it's in the shade Radwood. So, ganito siya, si Radwood. Oh my God. Please excuse the stains, pero ito si Radwood. O, diba? Napaka-pretty. It's velvety finished. And it's really blendable. Mm-mm. I just wore a red top. Tapos, nag-layered necklace na rin ako. Tapos, di na rin ako nagbago ng earrings. Pero medyo kinulot ko ang aking hair lulu para pumasok siya sa concept na gusto ko. Pero, ayun na nga. This is my final look. Paulit-ulit tayo. All of the products that I use, nasa description box lang yan. Tapos, ayun na. Feeling ko sa next vlog, ano naman, how I do my guy character makeup, something like that. Pero kasi this makeup that I made, pwede siya for my, you know, strong girl characters, or di kaya if may pupuntahan akong party, something like that. So, siguro I'll go with this type of, or this kind of makeup routine. Pero anyway, that's it for my vlog. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, click notification bell button, like and share this video, and see you on my next vlog. Bye-bye! Bye! Ang ganda ko! Parang kanina lang makasalanan ng ating mukha, pero ngayon, napakaganda mo, Rosaline. Ano ba? Kalantam. Bye-bye!